Busup-busup guys, nagbabalik buwi. So guys, may nagtatanong kasi about sa ano, sa routine ng alt ko. Simple lang naman routine nito guys. Tuwing gabi, hindi ko naman to naka, dito naka-online kasi tuwing gabi, sa phone ako, no, nag-AFK yung main ko lang, tapos nakapatay yung PC para pahinga na rin sa PC, yun, no. So, ang routine nito, every morning to, guys, either nagigising ako ng mga alas 8, ganun. Pinipermake ko muna siya sa Red Moon until 9 o'clock, no. Papasok ko to sa loob ng domination. Ang gagawin nitong mission is yung repeatable mission sa Sabuk. So, ito, domination. Repeatable mission ng Sabuk province, guys. So, ito lang yung itatapos ko dito. Ngayon, kung sobra pa yung oras, pwede ko naman siya pasok sa 1F and 2F, no? Ng labyrinth, ng Sabuk labyrinth. Pero medyo namamatay kasi siya doon, di pa niya kaya yung monster. Pero ito muna. Ito lang ginagawa nito tuwing ano, alas 9. Pinapasok sa domination, yung repeatable mission. Steel, glittering, and platinum. Yan, ayun ang pinakamahalaga min. Kaya nga, kung makikita nyo dito sa bag ko, yung glittering nito men, 21k na. Yan, 21k na. Kasama na dito yung last ano, last event, yung sa Asian Coin. So 5k yon. So basically 16k. From ano lang to guys ha, from domination lang yan, na repeatable mission, no. So yan. The next one, after ko mag-domination, pinapasok ko na siya ng MS. Sa MS 5 lang yata. MS 5, yan. Tapos gold chamber or white silver chamber. Pero pag yung main ko, kasi sabay ko sila pinapasok eh. Pag yung main ko nakapasok sa ano, sa dark steel chamber, minsan pinapamina ko siya sa higher level, no. Yun lang is pag nakapunta yung main ko sa dark steel chamber, no. Pero most of the time sa Magic Square 5F ako, tapos ano lang yan, copper lang yan. Look at my copper, no. So 813M na yan. Tapos yung old silver, every 1k ng old silver, binibenta ko na yan, min. Ito, settlement history yan. Binibenta ko na yan every 1k, no. Hindi ko binababa yung presyo ng old silver ko. Above minimum price yan sa ano, sa market. Nabibili pa rin, min. Nabibili pa rin every 1k, no. So yun, ayun yung routine ko. Tapos noon, after MS, sasama ko siya sa BR and raids and BR ng main ko. So para maipon ito. To guys, no, special to me, no. BR ng main ko is Crimson tsaka ano, The Range, yan. So kasi min, sa last, yung previous update about sa BR, no, pag nag-start ka ano, from Crimson pataas na, no, sa higher boss raid and raids, no. Doon binibigay yung mga rare na box, katulad nito. Itong rare spirit treasure, yan, tsaka yung rare na magic stone box, no. Sa niyan, sa Crimson tsaka sa The Range. So kung magano kayo guys, mag-run kayo ng ano, ng raid and boss raid. Huwag niyo na i-run sa lower ano, lower boss raid, no, tsaka sa raid. Mag-start kayo sa Crimson. Kung kaya niyo na yung Crimson, kaya niyo na yung ano, yung The Range, sali na kayo doon or mag-run na lang kayo ng ganun. Huwag na sa ano, sa lower, kasi pag sa lower, nagbibigay pa sila ng uncommon. Ayun yung ayaw natin kasi syempre, rare na to compared sa uncommon na chances pa ako mag ano, kayo magbukas nito, no. So yun, ganyan lang yung tips ko sa inyo. Crimson sa raid, tapos The Range sa boss raid para sa rare na ano, magic stone. Plus yung mga tradable na uncommon, ayan. Yung mga tradable na uncommon items, pina-plus ko yan, min. Since marami tayong ano nito, tapos maganda pabintahan ng ano, ng tradable na pang codex, no, na uncommon. So ang ginagawa ko sa mga nakukuha kong uncommon sa raid and boss raid, tinatry ko i-enhance
into plus 8 or plus 7, which is yung nakita nyo sa market ko sa settlement history yan. Nakita nyo plus 8, plus 8, plus 7. Ayun ang bentahan ngayon, guys. Ang laki. Ang laki, men. Hindi pa ako nagbebenta ng rera. Ang laki na nitong mga uncommon, no? So, yun. After that, mina muna ako kasi every evening ako or hapon na talaga ako nakapag SP. Yan. SP naman, ang routine nitong alt ko is mina lang talaga, guys. Dark steel lang. Focus dark steel to sa 8F kasi hindi pa siya pwede sa 9F. So yun, dun lang ako nagmimina. Dun mo naman nakakuha, no? Sa mga yellow nodes. Dun mo naman nakakuha. Ito, guys. Pakita ko sa inyo. So, tiba-tiba rin, main, pag nakakuha ka na ito. Ito. Ito, itong legendary black dragon essence. Tiba-tiba ka dyan pag binenta mo sa market. Yellow nodes and red nodes lang ang ginagawa ko na dark steel sa 8F ng SP. Ipon lang rin ng mga crystal. Pag nakachamba ng black dragon essence sa yellow nodes, sa mga yellow nodes, benta agad. Yun. So, yun lang talaga. Tapos, yun lang, SP, BR, domination, yun lang. After that, mina na to. Nagmimina lang to sa loob ng valley. Yan, ng dark steel. Yun. So, proceed tayo sa item. Bakit, guys, bakit nagka-crap ako? Hindi ko binibenta yung dark steel ko, guys, no? Ang binibenta ko yung epic na materials. Yun talaga yung product nito ng alt ko. So, yung mga epic materials, pakita ko sa inyo, ha? Settlement history ulit tayo dito, guys, ha? Yun lang yan. Ay, wala pala. Nga pala, nagbago nga pala. Kasi nag-merge na wala yung mga settlement history. So, as of now, yan pa lang yung nakikita nyo. Pero ang main product talaga nito, guys, is epic na material. Every time na nagka-crap ako ng items, as you can see, mga epic items na to, actually, magka-crap ako ng epic item right now. Tradable na steel and platinum. Yun lang lagi binibenta ko. Why? Kasi nga, iniipon ko yung mga sub-material na epic. Like, yung Anima, Quintessence, Moonshadow, Evil-Minded, yan. Illuminating, yan. Iniipon ko yan to support my main, no? So, balang araw, itatransfer ko yan if ever na kailangan na ng main ko mag-crap ng legendary items. Yung sub-material, ititira ko dito, pero yung mga tradable na steel and platinum, kasi, main, ayun yung pinakamadali ma-farm dahil sa domination, which is yung repeatable mission sa Sabok province ng domination. So, wala tayong problema sa steel, wala tayong problema sa platinum. Ang problema lang natin is yung alt material, no? Or your sub material. Yun lang talaga problema. Kaya iniipon ko yung mga tradable na sub material dito sa alt ko. Tapos kung kailangan na talaga ng main account ko, ta-transfer ko yan, men. And by the way, yung dark steel din, hindi ko rin binebenta yan for my for support yan sa main. Guys, isa lang yung alt ko, guys, no? Ito lang talaga yung alt ko. Kung sakasakali magkaroon ako ng second alt, ayun naman yung mangyayari doon is siya na magiging, siya na talaga yung magiging support for gold selling, no? Para kumita naman tayo sa network. Tapos may pang giveaway kasi niya. Anyways, another thing, bakit ako nagka-crap ng epic item is yung tradable. Tradable epic item is very, very mabenta sa market. Guys, yung gold neto, hindi ko ito nililipat sa main, ha? Binibenta ko yan, okay? Yung gold lang ang binibenta ko sa tao, guys, no? Pero yung dark steel talaga sa main ko yan. Lahat ng maipon na gold netong alt ko, bibenta ko through GCash. Yun lang yun. Yun lang kickback ko doon, man. Medyo matagal yan kasi isa lang yung alt ko. Pero okay lang. Pag nakachamba kasi ako sa pag-grab ng epic item, medyo tiba-tiba, Tapos, may mga tradable items pa tayo naka-register dito. Ito, hindi pa nabibenta. Oh, ito.
plus 8, oh, 'di ba? May plus 8 pa ako dito, plus 7 na ano na rare. Pati yung mga rare na nakukuha ko guys sa boss raid, ayan. Tinatry ko siya magano, tinatry ko siya i-upgrade or i-craft to tier 1, tier 2, tier 3 hanggang makakuha ko ng tradable na ano na rare. Ngayon nang pag nakuha ko ng tradable na rare, ini-enhance ko siya, ina-upgrade ko siya until 7 din or 8, yan. Tapos noon bebenta ko na. Yun lang talaga. Ngayon, craft tayo guys. Craft tayo ng may ka-craft tayo kasi ito yung all ko to. Tapos ito. Yan. All ko yan. Kasi ka-craft natin itong sub-weapon. As you can see, marami pa tayo dito guys na. Marami tayong pwedeng i-craft pero hindi ko muna i-craft. Pati yung eye kasi kulang pa tayo na anima and illuminating. Wala tayo. Nandito pala yan. So 200 plus pa lang yan. Di ako bibili ng materials no. Ipunin ko yan hanggang makaipon ako ng 1,000 doon na ako magka-craft. Anyways, start na tayo sa crafting. Since wala na tayong ano, wala na tayong problema. Meron tayong dark steel, meron tayong copper, meron tayong glittering. Ayan, yung glittering. Ayan. And materials, enough na tayo sa materials. So proceed na tayo sa crafting. Ipunin na, teka lang, check ko meron ba akong steel doon sa ano, sa loob ng ano. May steel ba ako dito? Wala, tradable lang to. Anyways, crop tayo. Pakita ko lang sa inyo, no. Sana makakuha tayo ng, ano, ng tradable. Yun. So, crop tayo ng 300. Tradable ng aking healing. So, 56. Crop ulit tayo ng 56. 15. Crop tayo ng 15. And crop tayo ng 4. Hanggang mapuno lang talaga guys, no? Na hindi tradable yung epic steel. Yan. So, ayan. Lalagay natin dito yung mga tradable. Yan. 300 yan. Sakto. Lagay na natin to. Crop ulit tayo. 15. Ito. 100. Tatago natin yung tradable na ito, Moon Shadow. 4. Okay. Tago tayo, meron tayong 22. Okay. Tapos ulit tayo. Meron ba akong dark steel? Meron pa tayong dark steel, guys. 1,000. Ay, hindi. 1,000 pala. Sorry lang. 21. 4. At isa. Okay. So, tago ulit natin yan. Tapos lagay na natin ito yung mga meron tayong tradable dito. Meron tradable dito. So yan, complete na tayo sa material. Ngayon, ito guys, no. Sana maging tradable. Kasi pag naging tradable, automatic to benta ko to sa market. So, imas-imas muna tayo guys. Crop tayo. Ano ba yung boost dito? Monster attack damage, physical accuracy dapat hanap natin. Yan, accuracy. Yung accuracy. Kasi hindi naman tayo. Pwede naman monster. Kasi alt lang naman to, pero hindi ka naman kailangan eh. Accuracy na lang talaga. Tignan natin yung presyo guys. Tignan muna natin yung presyo guys sa market na. Sub weapon. Ano mas mahal? So, halos parehas lang naman. Kaso na mas marami to. Siguro mas maraming kasi okay, mas maraming ano, mas maraming nagbibenta nito kasi mas maraming in demand siya, no? Yung accuracy. So, sige.
crap natin yung accuracy, guys. Kasi in demand. Tapos sana mag-tradable, tapos para benta na natin, guys, na. Tradable in 3, 2, 1. Yun lang, hindi tradable. Equip natin. Okay lang yan, kahit hindi tradable, guys. G pa rin yan. So, ganun lang naman, guys, no? Ganun lang naman yung routine na itong alt ko. Lahat ng gold, benta sa tao, through Gcash. Tapos, yung dark steel, yung submaterial, iwan sa main, support sa main yan. Tapos, try to get tradable items. Tapos, yung sa BR and ano, sa raid and BRs is dun sa ano, mag-start ako sa Crimson and the range na talaga. Kasama lang siya sa ano, sa main. Tapos sa ano naman, domination, yung ano lang, yung repeatable ng Sabok Province, guys. Fine din kasi yun. Mats yun. Plus glittering pa, di ba? So yun lang, guys, di naging tradable, pero okay lang yan. Dagdag PS pa rin yan sa ano, sa main, sa alt ko. Hanggang makapasok siya sa 9F ng SP. Yun lang talaga, guys, no? Yun lang talaga yung routine ng alt character to. Support to, guys, sa main na account ko, which is yung si Kyuga. Plus, yung mga gold na ito, binibenta ko. Anyways, this is Buwi, guys. See you in the next video. Peace out. Babush.